Lalong umugong ang parawagang contra-air strike sa Marawi. Ngayong 11 sundalo mismo ang napatay nito. Saksi, si Oscar Oida. Ang mga airstrike ngayong araw, gamit ang pinakamodernong eroplano ng Air Force, kakaiba ang lakas, pero hindi na kasing dalas. Ilang araw na rin tinututulan ng mga taga-Marawi ang airstrikes. Airstrike would definitely put these RAP residents in further danger. Dahil sa mga pinsala sa lungsod, may humiling pangang bawiin, pati martial law. Yung takot yung mga tao, takot na takot at naghihirap na yung mga tao. At balitan natin ng state of calamity. Kahapon, 11 sundalo ang residenteng tinamaan ng airstrike at namatay. At dinala sa punerarya rito sa Iligan. Ang litrato ng isa sa kanila, hindi mabitawan ng inang kahapon din kinutuman. Ring lang ang cellphone. Tapos yung nag-text ako na, pag-reply ka na, kaya ba napakiramdam ko, tumaas ang dugo ko, pakiramdam ko parang lumaki ang ulo ko, ganun man ang sign, magtaas ang dugo ko. Wala talaga yung mag-reply. Nalaman ko, iyakan na kami, sabi ko, sana hindi. Yung iba sana, Lord. Hindi sana anak ko, iba sana. Anak ko talaga. Ang usapan naman ng isa pang sundalo at kanyang misis kahapon, huli na pala. Huli silang nagkita nang isilang ang bunso nila. Alaman ko na anong daw, na tamaan daw sila sa airstrike. Masakit eh. Tanggap na namin sa bali, package na yan sa servisyo na sinumpaan ng pamangkin ko. Sari ang buhay niya. Parang ipaglaban yung sambayan ng Pilipino. Gayunman, mahirap pa rin tanggapin ang nangyari, lalo't laging iginigiit ng AFP na ang ikinakasa ay surgical operation o tukoy ang mga target, kaya kaunti lang ang collateral damage o madadamay na di dapat. This is still surgical because malayo naman yung tropa natin. The first plane hit the target and the second one missed it. Kaya nga nagtataka din kami. Sometimes mistakes happen. All we can do is to situate that it will not happen again. Sana huwag nang maulit ng pareho ng ganun. Sana siguro duwin nila. Pinaimbestigan na ang nangyari para malaman kung may dapat panagutin. Some people should answer for that, then we will do it. If not, then you can just charge it to bad experience. President, nagbuhi siyang kinabuhi. Gitupad niya yung tungkulin na pinangako niya, sinumpaan niya. Sir, maawa ka sa mga anak niya. Maliliit pa, walang trabaho po yung asawa niya, may sakit. Wala pang opisyal na desisyon kung maghihinay-hinay ba o sususpindihin na ang airstrikes. Muli ang hiniling ng mga lokal na opisyal. Habang under verification ang mga natatanggap na report ng Provincial Crisis Management Committee ng Lanao del Sur na may mga sibilyan ding nadamay. To resort to other mechanism or other avenue wherein they can send their ground troops and apprehend these lawless elements. Binigyang pugay ang mga pumanaw ng mga kasama nila. Ang isa na iuwi na sa hulo. 7 sundalo rin ang nasugatan sa airstrike at inilipad sa Cagayan de Oro. Mula nang sumiklab ang gulo sa Marawi, mahigit 170 na ang patay, kabilang ang mga sibilyan at mga kalaban. Bago sa Marawi, may 6 sundalong nasawi rin sa airstrike ng militar sa Patikul, Sulu noong June 2014. 13 naman ang sugatan noon. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi!